Hello guys! Welcome back to my channel. Today, gagawa tayo ng waffle pang negosyo. Para sa mga sangkap ng ating waffle, meron tayong 1 kilo flour, 3 tablespoon baking powder, kalumit ko ang ating gamit, 1 can big evaporated milk, Alaska po ang ating ginamit, kalahating kilong washed sugar, Victoria po ang ating ginamit, 2 pirasong itlog, big time negosyo cheese, iiwain po natin ng maliliit katulad nito, at asin 1 teaspoon lamang po ang ilalagay, at margarine pang grease po sa ating waffle maker. At maglalagay din po tayo ng tubig, depende po sa lapot na gusto natin sa ating waffle mixture. At para po sa gagamitin nating lutuan, gagamit po tayo ng waffle maker. Okay, timplahin na po natin ang ating waffle mixture. Ilagay na natin ang ating harina. At ilagay na natin ang kalahating kilo ng ating asukal. Ang ating baking powder. 3 tablespoon baking powder. 1 teaspoon rock salt. Haluin ang dry ingredients. Ayan, tapos na nating haluin mabuti ang ating dry ingredients. Ngayon, ilalagay na natin ang ating mga wet ingredients. Una ay ang gatas. Evaporated milk. 3 tablespoon melted margarine. At ilagay na natin ang 2 eggs. Okay, haluin mabuti. Sa huli na po natin lalagyan ng tubig para matansya natin ang lapot na gusto natin sa ating mixture. Okay, lalagyan na po natin ng tubig paunti-unti. Hanggang sa makuha natin ang tamang consistency ng ating mixture or batter. Lagyan ulit natin ng tubig. Ganito po dapat ang kanyang consistency. Okay, nag-preheat na po tayo ng ating waffle maker. I-preheat po natin sa loob ng 3 minutes. Okay, ang ating waffle maker po ay matagal na, kaya ganyan na po ang itsura. Okay, preheated na po ang ating waffle maker. Pwede na po nating i-grease ng ating margarine. Kutsara lamang po ang ginamit kong pang-grease ng ating margarine. Kasi po kutsara lang po ang available. And then, pwede na po nating lagyan ng waffle mixture. Okay, nilagyan po natin ng tigkakalahati ang ating waffle maker. Then, lalagyan po natin ng filling na cheese. And then, lalagyan po ulit natin ng mixture. Ayan, pwede na po nating takpan ng ating waffle maker. Lutuin po natin sa loob ng 3 minutes. Wow! Okay, eto na po ang ating waffle. Napakaganda po ng ating waffle.
Ahunin na po natin. Ayan, ganyan lamang po kadali magtanggal ng waffle. Ayan po ang ating waffle. Napakaganda po ng pagkakaluto ng ating waffle. Tapusin lamang po natin ang pagluluto ng ating mga waffle at magbabalik po tayo mamaya. Okay? Okay, na ito na po ang ating mga waffles. Tapos na po nating lutuin. Naka 52 piraso po tayo at pwede po natin itong ibenta na 7 to 8 pesos. Napakaganda po ng ating mga waffle. Talagang dasik po siya at lasang-lasa po ang kanyang cheese. Kasi po malalaki po ang hiwa ng ating cheese. Para po lasang-lasa talaga ang ating filling na cheese. Hindi po siya tinipid. Nakain na po namin yung iba, kaya konti na lang po. Ayan po, napakasarap po ng ating waffle. Sigurado po ako na magugustuhan ito ng inyong mga anak at syempre ng inyong mga magiging customers. Ayan po, sana po ay nagustuhan nyo muli ang aking video recipe. Kung nagustuhan po ninyo, please like, subscribe, and hit the bell icon para po ma-notify kayo sa mga susunod ko pang mga video recipe. Okay, marami pong salamat sa pagsama ninyo sa akin ngayong araw. Hanggang sa muli po, maraming salamat. Bye!